Do you guys remember those days na kung saan sobrang uso ng mga packet wifi dahil sobrang bilis madrain ng mga smartphones natin kasi nga hindi pa sila gaanong ka-optimized when using mobile data. Kaya noong high school at college ako, naaalala ko pa kanya-kanyang bit-bit ng packet wifi. Hindi rin nawawala ang mga packet wifi sa mga outing, kapag may mga meeting tayo or kaya naman sa office. And yes, speaking of packet wifi, yan ang topic ng video natin ngayon, guys. For today, we will be unboxing and reviewing the newest 5G pocket Wi-Fi from Smart. Actually, to be specific, this is the 5G Rocket Wi-Fi. And according to them, this is our country's very first 5G pocket Wi-Fi. Before we proceed to our video, let me know nga guys in the comment section below kung isa kayo sa mga taong gumagamit pa rin ng pocket Wi-Fi until now. I'm not saying that pocket Wi-Fis are old. I'm pretty sure they are still a thing now. But I see pocket Wi-Fi kasi talaga guys as a tool designed for sharing, of course, the internet and extensive multitasking. Or even as a backup connection. So yes guys, hindi ito isang ordinary pocket wifi nyo dahil nga this uses a smart 5G network instead of your regular LTE. Actually guys, first time rin ito sa ating channel na makakapag-review ako ng isang pocket wifi and I'm very thankful kasi hindi siya basta-basta pocket wifi lang. Again, ito nga yung kauna-unahang 5G pocket wifi natin sa bansa. Of course, may kasama ng 5G SIM card sa loob ng box niya. We have the pocket wifi itself, a USB Type-C charging cable, at syempre may mga instructions din siya nakasama sa loob in case na hindi kayo marunong mag-setup at gamitin siya. This is not my first time to be seeing this pocket wifi kasi nga guys, we've been using it for the past few days already. Ginagamit namin ito ni Jason whenever we upload new YouTube videos. Ginagamit rin namin ito syempre sa labas to try and test yung kanyang 5G capability. And just very recently guys, nag-brown out sa amin for like 5 to 6 hours. I'm not sure kung bakit pero alam niyo yun, mabuti nang mainit, huwag lang mawalan ng wifi. Kasi nagtatrabaho pa rin ako kahit brown out. Actually, itong pocket wifi na to, according to Smart, it's capable up to 1000 Mbps. And hindi lang yun, it can connect up to 15 devices at once. So again, kung ikaw ay mag-isa nagtatrabaho pero madami kang gadgets na kailangan i-connect sa kanya, this is something that you might want to consider. Or kaya naman, you are in a business meeting and kailangan nyo nga kumonect lahat sa iisang wifi. Or you know, school projects in case lang na may pasok na ulit. First impressions ko, nung una ko siyang in-unbox, actually, it's bigger and it's not your typical pocket wifi. So yes, medyo may kalakihan siya, but maybe it's because it has a bigger battery. If you want a quick comparison, ganito yung size difference niya from the iPhone 12 Pro Max. Ayan sila side by side. And in terms of thickness, siguro dalawang doble ng iPhone 12 Pro Max. In terms of build, it's definitely made of plastic, guys. And the matte yung kanyang finish. So yes, it's gonna be pretty durable. Kung alam niyo yun, hindi kayo masyadong maingat sa gamit ko or kaya ibabato niyo lang sa loob ng bag niyo. And alam niyo naman, packet wifis are supposed to be light. At syempre, alam naman natin na ang packet wifi, guys, hindi naman yan yung tipo ng gadget na lagi nating hawak. It's always inside the bag. So it's important na hindi dapat gaanong kabigatan ang pocket wifi. So let's have a very quick tour. Actually, this one is very interesting kasi yung display niya, guys, the display is actually touch screen. O diba parang smartphone lang? Bira ka makakakita ng pocket wifi na touch screen. And actually, ito yata yung first time na nakakita ako na touch screen din. 2.4 inch yung size ng kanyang display. Enough naman ito guys to navigate the UI. And it's not like you're gonna be texting on this pocket wifi. Sa pinaka-home screen, syempre, makikita nyo yung pinaka-signal type if naka-4G or 5G kayo. Of course, makikita nyo rin yung kanyang battery percentage and number of devices na connected sa inyong pocket wifi. If you will be swiping to the left, makikita nyo syempre yung kanyang connection guide, settings, and SMS. Yes, pwede nyong mabasa yung messages nyo, most especially yung mga notifications from Smart sa mga new promos nila and kung malapit na bang maubos din ang inyong data. In terms of specifications, meron siyang Qualcomm Snapdragon X55 modem with support to 5G and broadcast Wi-Fi in 2.4 GHz and 5 GHz band. Meron siyang power button, dito nyo pipindutin kapag every time na i-on nyo yung pinaka Rocket Wi-Fi natin and may boot up siya na tatagal ng hanggang 20 seconds. Meron siyang USB Type-C sa pinaka-ibabaw. Meron siyang air vents left and right and meron din sa likod up and down. And of course, yung ating Smart 5G
logo. Lastly, ito yung pinaka-interesting sa Pocket WiFi na to. Meron siyang Ethernet port. You actually don't see this every day on your regular Pocket WiFi. So, ibig sabihin nito guys, kung may Ethernet port siya, pwede mo itong i-connect directly on your laptop, desktop. Yun nga lang, syempre, walang Ethernet cable na kasama sa packaging niya. So, kung meron naman kayong Ethernet cable sa mga bahay nyo, then you don't have to buy an extra one. And actually, sa mga hindi nakakaalam na may Ethernet cable pala sila, yung mga internet na meron tayo sa bahay natin, may mga Ethernet cable yon na pwede rin natin gamitin sa Pocket WiFi. Okay, unahin ko yung first question that is probably bothering you right now. Mary, what if yung smartphone na meron kami ay hindi 5G capable or kumbaga 4G lang yung kaya niya. Dito napapasok ang importance ng mga 5G Pocket WiFi. Kahit na hindi capable ang smartphone nyo ng 5G, since hindi naman kayo kukonnect sa mobile data at sa WiFi lang, you're still gonna get 5G speeds. And as I mentioned earlier, meron siyang WiFi 6 or AX feature. And alam naman nating lahat that WiFi 6 can go up to 1.2 GB per second, which is actually more than enough to cover the data rate of 5G. Siyempre, hindi kompleto ang review natin kung wala tayong speed test. Which is why, tinest namin ni Jason ito via Ookla speed test na application. We tested the 5G Rocket WiFi on different areas na merong 5G and 4G connectivity. Unang-una syempre dito sa studio namin. And yes, based on our experience guys, even sa mga areas na hindi capable of 5G, it still got decent speeds. We also went to different areas para kami ay makapag-speed test. First, we were able to go to Pavilion Mall Binyan and we were able to get 42.1 Mbps of download speed and 36.7 Mbps of upload speed. And then afterwards, we went to Southwoods Mall and we were able to get 50.2 Mbps of download speed and 30.8 Mbps of upload speed. And of course, to complete our speed test, we went outside Laguna naman and we tested it in Mandaluyong. Don't worry guys, nag-drive lang naman kami and we were inside the car and we were able to get 597 Mbps of download speed and 85 Mbps of upload speed. And the fastest download speed na nakuha namin is actually in Eastwood. We were able to get 961.76 Mbps download speed, which is actually almost a gigabyte per second of download speed, which is very impressive. Now, how about yung kanyang battery life? Meron siyang 5,260 mAh of battery capacity, which is why medyo may kalakihan yung ating Pocket WiFi. And based on our experience, since medyo matagal-tagal na namin ginagamit itong Rocket WiFi na ito, it lasted us for one whole day and a half. And this is while on 5G. And yes, that's not bad guys. Bihira ako makagamit ng isang Pocket WiFi na tatagal ng isang buong araw. So far naman guys, itong Pocket WiFi na to, ito enable me as a digital content creator to enjoy a next level digital experience. Lalo na guys kapag nakaka-experience ako ng mga signal drop sa WiFi na meron kami dito sa bahay, it's not working 100% fine all the time, which is why very handy rin na meron akong extra Pocket WiFi. Noong wala pa ako nitong Rocket WiFi na to, before guys kapag hindi ako makapag-upload ng maayos dito sa WiFi namin sa studio, I use my mobile data and guys, gusto ko lang sabihin na hindi siya smart and wise decision dahil lagi kong kailangan magbayad ng 100 pesos every day. Makapag-upload lang ako ng 1 to 2 videos. So ngayon guys, mas simpler and easier na yung aking user experience. Lalong-lalo na nung nalaman ko na mas maganda pala ang signal ng smart dito sa amin sa studio. Meron din siyang tinatawag na Giga Life application na downloadable both naman guys in iOS and sa mga Android devices. Na kung saan pwede nating makita yung ating current load, kung ilan na yung points na meron tayo, and of course, kung saang promo tayo nakasubscribe, and kung kailan siya mag-expire. And yes, dito rin sa Giga Life app ako naglo-load, and usually I just go to top offers, and most of the time, dito ako namimili ng kanilang promos. Ngayon, magkano naman itong 5G Rocket WiFi na ito? This 5G Rocket WiFi retails for 15,995 pesos in the market right now. Actually, the price is a bit high. Medyo mataas siya for a
pocket wifi. But then again, you have to consider the technology that it has. Nawala yung mga ordinary pocket wifi that we used to see, that we used to have. Syempre, may mga LAN features siya. It has a bigger battery, touch screen yung kanyang display, and of course, yung kanyang 5G speed. Itong 5G Rocket Wi-Fi, it is actually available via postpaid and prepaid. Meron tayong signature plan S for 1,324 per month for 36 months with one-time cash out of 5,300 pesos with 20 gig per month to cover all online activities. And for the prepaid, available siya for 15,995 pesos na mayroong Smart Bro 5G prepaid SIM card and free 250 worth of load. So kung medyo nabibigatan kayo sa 15,995, available naman siya for postpaid plan. Actually, if you're gonna ask me, medyo may pagka-pricey itong 5G Rocket Wi-Fi. Yung price niya, it is something na may mabibili ka ng smartphone na 5G enabled na. Syempre, that is if yun ang priority nyo. A smartphone that is 5G enabled. Again, if you're looking for a pocket wifi na maaasahan mo in terms of traveling na may LAN features nga, and again, may dedicated 5G connection na, then you might wanna consider buying one. And yeah, pwede kang mag-hotspot sa phone mo, but it's not really advisable, especially for long periods of time. Possible na makasira ito ng phone due to excessive heat and unnecessary wear and tear sa battery ng phone. And usually, yung mga battery ng smartphones natin ay hindi naman din napapalitan. It's more of an investment actually. So kung medyo wala naman din extra cash, then maybe it's not the right pocket wifi for you. Syempre, before buying then the 5G Rocket Wi-Fi, check nyo muna yung area nyo kung syempre may 5G connectivity and if you have multiple devices na kailangan nyo ng Wi-Fi on the go. Anyway, that's it guys for my 5G Rocket Wi-Fi unboxing and review video. Something new to offer to you guys. Let me know guys if you want me to review more stuff other than smartphones. Again, it's your Tech and Mary and see you on my next video. Bye guys!